tayo pupuntang dalawa? Maglalaro lang po kami ng Frisbee sa labas. Teka muna, titignan ko lang kung kasya sa inyo to, ha? Tignan ko nga. Ayan, para kay Jewel to. Ayan. Ka. Ang ganda naman ng design, ha? Lola, ano mo flower to? Ay, gusto mo ba? Di ba parang sunflower? Alika, Epoy, ikaw naman. Ito, special. Oh, para sa'yo yan. Alika. Ang cute naman, kuya. Bagay na bagay sa'yo. Lola, niloloko niya naman po ako eh. Eh, lulukuhin ako ng mama. French ko sa labas pag sinuot ko yan. Okay lang, kuya. Kasi cute mo naman yung pigil, di ba? Pigil ka nga muna dyan. Yan na naman kayo, ah. Oh, Epoy, hindi ko naman iniisip yon. Meron lang kasi akong design na pinagkopya nito. O sige na, di gagawa na lang kita ng iba. Okay lang yun. Tara na, laro tayo. Sige. Oh, teka, ay, saan ka pupunta? Umuulan sa labas. Oh? Eh, Lola, kaya nga po ako nakakapote. Ako nga rin po, kaya nga rin po ako nakajakit eh. Oh, tara na! Oo nga naman, nakakapote, nakajakit. Ay, nako. Ayaw, di, tanggalin. Ayan, ang ganda na. Magugustuhan na ito ni Epoy. Oh, akala ko ba sasaluhin mo? Ang dayo mo, eh. Kasi ang taas ng bato mo. Pulutin mo! Saan ba kasi yun? Si Kuya kasi ang taas-taas bumato. Saan ba yun? Kakis. Sino yan? May tao ba dyan? Kulaga! Kuya! Kuya! Oh, bakit? Ano nangyari? Kuya, may babae doon na nakakatakot ang itsura. Oh, ano nangyari dito? Naku naman eh, bakit umuulan na eh? Nandito pa kayo naglalaro. Pumasok na kasi... Sino ba yung babae sinasabi nyo? Ay, si Cherry yan eh. Huwag kang matakot dyan. Naku, hindi nananakit yan ng tao. At saka, isip bata lang yan, pero mabait yan. Ay, yun no, gusto makipaglaro sa inyo. Lola, nakakatakot po tumingin eh. Hindi nga yan, papatay ng langgam eh. Ay, naku, yung daddy nyo, nasa telephone, long distance call. Gusto daw kayong kamustahin. Wow! Ay, mapabili ko! Halika na! Oo nga! Jewel, halika na! Takot ako kay Cherry eh. Ano ka ba? Di ba sabi ni Lola mabait yun? Tara na, hanapin natin si Frisbee. Tapos, maglalaro na tayo ulit. Ikaw na lang, kuya. Baka bulin pa ako ng Cherry na yun eh. Teka. Kuya, gawa kaya tayo ng kwento dyan sa baul? Anong kwento? Eh, wala pa nga sinimulan si Lola eh. Sana, kuya, mapunta tayo sa fairytales. Alam mo yun? Yung binabasa ko sa books. Yung may magandang princess. Magandang princess? Oo! Magandang princess? Oo. Ah. Pwede. Tara na. Castle nga! Di ba ito yung winis kong mapuntahan, Jewel?
Gaya ng fairy tales! Umausang bumbilya dito! Nakakatakot! Ikaw naman, Rexor. Lahat sa'yo nakakatakot. Duwag! Oo nga. Sana man lang marinig ka namin ni Kuyang sabihin na, Jewel, Epoy, huwag kayong matakot. Nandito na si Rexor! Oo nga, no? Diba? Oh, sige! Epoy! Jewel! Huwag! Huwag! Huwag na kayo tayong tumuloy dito. Ako naman, Rexor. Eh, saan tayo dadaan? Doon. Dito na lang. Dito! Dito, Sandy! Dito, dito, dito! O, sino susundin natin? Si Rexor. Saan kayo? Paano na kayo? Paano na kayo? Sige na nga. Dika na. Senyo Amiro, ano pong lagyan ng aking ina? Malubha siya, mahal na prinsesa Soraya. May nakikita akong kulay itim na aura na lumulukob sa kanya ngayon. Posibleng isang itim na kapangyarihan na may galit at indit sa mahal na reyna. Ang ibig niyo po bang sabihin, wala nang lunas ang kanyang sakit? Ang isang itim na kapangyarihan ay makokontra lamang ng isang puting kapangyarihan. Ang kasamaan ay hindi maaaring magtagumpay laban sa kabutihan. Iisa lamang ang maaaring makapagbigay lunas sa iyong inang reyna, mahal na prinsesa. Sabihin niyo ho, Henyo Amiro, handa po akong magbayad ng maski na ano, kumaling lang ang aking mahal na inang reyna. Ang lalaking magmamahal sa iyo at iyong mapupusuan at pakakasalan, siya ang makapagpapagaling sa kanya. Pero hindi pa ho ako handang mag-asawa, Henyo Amiro. At wala pa ho akong napupusuan sa mga manunuyong lalaki sa akin ngayon. Hindi basta isang lalaki lamang, kundi isang binatang may mabuting ugali at ginintuang puso. Ang liwanag mula sa kanyang puso ang siyang papatay sa itim na aurang nagpapahirap sa iyong inang reyna. Dapat mong isagawa ito sa lalong madaling panahon. Kung ganon, ipapatawag ko ang lahat ng aking manunuyo. Pipiliin ko na ang binatang makapagpapagaling sa aking mahal na ina. Piliin mabuti. Piliin mabuti. At baka lumala ang mahal na reyna. Isang kondisyon pa. Kailangan mahal mo ang binatang ito. Pag-ibig at magandang kalooban. Yan ang iharap nyo sa mahal na reyna. Magiging asawa ng princess. Ay, fairy tales nga.
Baka kung pwede, ang ganda kasi ng prinseso. Baka sakaling gumaling reyna pag nakita ako. Baka hindi lalong gumaling. Akala, monster ka. Sino kayo? Mga magnanakaw kayo, no? Ikaw, ubarin mo ang maskara mo. I beg your pardon? Hindi ako nakamaskara, no? Purito! Sir, hindi talaga maskara to. Pangit lang talaga ako. Promise. Prinsesa. Sino sila? Mahal na prinsesa, nahuli po naming nanunubok ang mga ito. Mga magnanakaw siguro. Puputulan po namin ang kamay upang magtanda. Hindi po totoo yun. Hindi po kami mga magnanakaw. Opo, hindi po. Masama po yun. Magagalit ang mami at daddy namin. Ito po yun. Maawa na po kayo sa amin. Ayaw namin mapunta ng junk shop. Pakawalan sila. Sino kayo? Anong ginagawa niyo dito? We are sorry, Your Highness, my beautiful princess. Please forgive us, my majesty. Tumayo ka. Napakaganda mo at napakagalang mong bata. Ano ang iyong pangalan? Ako po si Joel. At ito naman po ang kapatid ko na si Kuya Epoy. Ito po ang laruan namin na robot na si Rextor. Joel, saan mo nakuha yung mga majesty-majesty, ha? Eh di sa fairy tale book ko. Eh, kayong dalawa, kaya ko rin yan. I'm sorry, Your Highness. Please forgive me. May you reject me? Uy! Rextor! Jewel? Ang mabuti pa, pasasamahan ko kayo sa aking mga kawal kung saan man kayo nakatira. Pero ang gusto ko, kumain muna kayo. Mga panauhin kayo dito sa palasyo. Kawal, makainin sila. Thank you po, Princess. Gutom na po kasi kami. Ang bait-bait niyo po, Princess. Ang ganda niyo po eh. Hindi katulad mo. Pangit, pinandidilatan po kami ng mata. Bukas ang palasyo sa lahat ng nangangailangan. Maaari kayong tumuloy pansamantala. Ipagpaumanhin niyo lang ang lungkot na bumabalot sa palasyo. Malubha ang sakit ng aking ina. Ministro Alec, ipatawag ang mga prinsipe ng kaharian ng Hardinia at Lirika. Ngayon din. Masusunod po. Karin. Mama ka sa akin. Kakain na lang. Nagugutom na ako. Oh, sir. Kaya na. Kaya na. Kaya na. Kaya na. Kaya na. Kaya na. Itayo niyo po. Mahal kong ina. Kagaling po kayo. Gagawin ko pong lahat para humaba pang buhay niyo. Matatagpuan ko rin ang lalaking sinabi ni Henyo Amiro. Henyo Amiro, ang inang Reyna. Henyo Amiro.
Pero ano po ang nakikita niyo? Kumakapal. Kumakapal ang itim na aurang lumulukob sa kanya. Kailangan mong kumilos sa lalong madaling panahon. Mahal na prinsesa, ang prinsipe ng kaharian ng Hardenya. Prinsesa Soraya, sa aking paningin, ikaw ang pinakamagandang bulaklak sa balat ng lupa. Nakarating sa akin ang iyong kahilingang pumarito ako. Gayun din ang kaawawang kalagayan ng mahal na Reyna Asmin. May maitutulong ba ako sa'yo? Nararamdaman ko ang lungkot mo dahil sa kalagayan ng iyong ina. Pero pwede mo nang hawin yan, Prinsesa Soraya. Maaari lamang mawala ang kalungkutang ito kung makita ko ng magaling ang aking inang Reyna, Prinsipe Agfar. Pwes kung ganun, tanggapin mo ang alokong kasal dahil ako lang ang makapagpapagaling sa iyong ina. Dahil ginintuan ang aking puso at wagas ang aking pag-ibig. Ganda naman ang painting na to, Kuya. Ano? Oo nga. Sino kaya yung nag-paint nito? Ang ganda. Parang totoong-totoo. Ano ko ba, Rickstor? Bintana yung tinitignan mo eh. Ano? Kaya pa namin nakita kung bakang gumagalaw. Tataka ako eh. Kaya ang prince na nakita natin kanina, merong hawak-hawak na puting bulaklak. Kaya yung magpapagaling kay Queen. Pag siya nagpagaling, ibig sabihin siya magiging Prince Charming ni Prinsesa Soraya. Hindi ko siya gusto. Mukhang mayabang. Bakit? Cute naman si Prince Agfar. Prince siya. Tsaka Prince, bagay sa princess, di ba? Jewel, purkit ba guwapo tsaka mayaman gusto mo na agad? Hindi naman yun yung magpapagaling sa queen eh. Dapat daw mabait. Kasi mo? Yung ba'y naniligaw kay Prinsesa Soraya? Sa ganda niyang yun? Oh, ba't bigla nagka-music? May radyo ba dito? Ilipan natin ng estasyon, corny. Gusto ko yung rock, okay? Yung metallic gigolo. Wow, kuya, may ipapatunog na. Halika, sundan natin. Halika na. Sige. Ay! 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 Saan kayo pupunta? Joel! Hey boy! Makapasaway talaga kayo! Hindi niyo ako, yaya! Makapasaway talaga tong batang to! Ang narinig mong tinutugtog ko ay sarili kong likha para sa'yo, pinakamamahal kong prinsesa. Maraming salamat, Prinsipe Seros, ng kaharian ng lirika. Karangalan kong marinig ang napakaganda at napakatamis na musikang yun. Oo, kasing ganda at kasing tamis ang prinsesa ang aking sinisinta. Kita si Cinderella tsaka si Prince Charming. Sana sumayaw rin sila, gaya ng fairy tales. Sa susunod talaga, dadala na ako ng camera. Para may ebidensya ako.
Sino ka? Tao ka ba? Sa palagay mo? Hindi. Hindi ka kasi mukhang tao eh. Kasi robot ako, ano? Robot? Ano yung robot? Robot? Yung parang tao pero makina. Yung walang utak pero nag-iisip. Yung... Alam mo, pinahirapan mo ako sa explanation ko eh. Basta robot ako. Mabait ako. Magkakampi tayo. Iwanan niyo muna kami. Tatawagin ko na lamang kayo kapag kailangan. Pagpamala, prinsesa. Naguguluhan po ako. Hindi ko alam kung sino ang karapat-dapat at kung sino ang may tunay na mabuting kalooban sa dalawang prinsipeng nanunuyo sa akin ngayon, Inang Reyna. Pareho silang matimbang sa aking puso. Pero ang gusto kong matiyak ay kung mamahulin ko rin ang isa sa kanila. Ang tunay na kabutihan ng kalooban ay hindi nakikita sa salita, kundi sa mabuting gawa. Bakit hindi mo sila subukan? Sino ka? Bakit hindi ka magpakita sa akin? Sino ka? Ako si Liwa, isang musa. Sabihin na lang natin na isa akong kaibigan na tumatangaw ng utang na loob sa mahal na Reyna. Utang na loob? Bakit ano po ang nagawa ng aking mahal na Reyna sa inyo? Ang iyong inang Reyna at amang hari ang nag-utos sa mga tao sa kahariang ito na huwag galawin ang gubat. Alang-alang sa mga musa at diwatang nakatira doon. Kaya walang sino man ang nangaso o nangahoy sa kagubatan namin. Kung isa kang musa o diwata, baka maari mong pagalingin ng aking ina. Nakikiusap ako. Ikinalulungkot ko, mahal na prinsesa, ngunit hindi yan sakop ng aking mga kapangyarihan. Gaya na sinabi ni Henyo Amiro, isang binata na malinis ang puso ang makakapagpagaling sa mahal na Reyna. Mayroon kang nabanggit na pagsubok. Anong ibig sabihin nun? Sa paraang yon, maaari kitang tulungan. Paano? Sa tuwing isusuot mo ang kapang ito at itatakip sa iyong mukha, maaari kang magbago ng anyo. At sa pamamagitan ng pagbabago mo ng anyo, maaari kang lumapit sa mga prinsipe nang hindi ka nakikilala. Maaari mo silang subukan at alamin kung tunay ngang malinis ang kanilang puso at mabubuti ang kanilang ugali. Ano ka ba, Rexor? Saan ka ba nagpunta? Kayo! Saan kayo nagpupunta? Nakakita na ako ng bakulaw kung saan kayo nagpupunta? Anong bakulaw, Rexor? Yun! Doon! Doon! Sa kwadro mo lang nakalagay! Sinasabi ko na nga ba, may multo dito sa palasyon to! Buti ba umuwi na tayo? Rexor, mga binabang umumot ka lang! Kuya, I have a question. Bago tayo bumalik sa baul, gumaling na kaya ang queen? Nagpakasal na kaya ang princess and they live happily ever after. Naku, baka matagalan pa yun. Sino ang manunalong Prince Charming? Basta ang hula ko, si Prince Rose.
Kasi ang gwapo-gwapo niya, tsaka ang galing niya mag-flute. Jewel, tignan mo tong pagmumukha mo to. Konting diet ko lang, gwapo na ako. Paglaki ko, ako ang magiging Prince Charming. Alam mo, Epoy, pag lumaki ka na at naging gwapo ka, baka puti ng buhok ni Prinsesa Soraya. At baka kulubot na yung balat katulad ng siko mo. Oo nga, no? Sa inyo, mahal na ina. Anong klaseng pagpapaspas yan? Wala akong nararamdamang hangin! Lakasan mo pa! Nananadya ka ba? Ha? Sumobra yung lakas eh! Nakakaintindi ka ba? Sumagot ka! Alam mo, nasisira yung pagkain ko sa'yo eh. Tumayos ka sa harap ko. Laya sinabi! Galing tong buwisit na kalapate na to. Hoy! Umalis ka dyan. Nakakastorbo ka sa pagkain ko. Alam mo, pag di ka umalis dyan, ililitsong kita. Ayaw mo umalis, ha? Sabi niyang, alis eh. Prinsesa Soraya. Yun ba ang gawain ng may mabuting kalooban, Prinsipe Agfar? Ang maging malupit sa isang kalapate at sa isang alipin? Prinsesa, pero... Kawawa naman si Princess Soraya. Ang lungkot-lungkot niya. Siyempre, may sakit yung mama niya. Kakakalungkot talaga yun. Kasi wala pa yung mabait na Prince Charming niya. Tsaka yung manggagamot sa Mami Queen niya. Sabi ko sa inyo, ako na lang eh. Gusto ko kasi maging Prince Charming. Bakit yung prinsesa? Oh no! Naging ugly duckling siya! Sabi ko na ako! May mama sa palasan ta! May mama! Yet! Sigurado akong magugustuhan ng prinsesa ang nilikha kong musika para sa kanya.
sigurado ako mapapaibig ko na siya. Ah! Sino kano ginagawa mo dito? Kawal! Kawal! Tsaka lang. Mahal na prinsipe, isa ako sa inyong mga tagahanga. Napakagaling mong tumugtog ng plauta. Pakiramdam ko'y nakikinig ko yung mga huni ng anghel sa langit. Maaari mo ba akong tugtugan kahit sa man lamang? Sino kang pangit ka na pangahasa basta ka nalalapit sa akin, ha? Umalis ka sa harap ako ngayon, papakalagkad kita sa mga kawal ko. Mahal na prinsipe, kahit isang tugtog man lamang, huwag mong ipagdamot ang napakaganda mong musika sa isang kapuspalad. Hoy, pangit ka! Ang isang magandang musika, inaalay lamang sa isang prinsesang maganda, hindi sa isang pangit na katulad mo! Nasusuka ako sa itsura mo! Lumayas ka sa harapan ko! Kawal! Mga kawal! Paano? Kung gaano kaganda ang iyong musika, ay siya namang pangit ng iyong ugali. Mabuti na lang hanggat maaga nakilala ko kung sino ka, Prinsipe Serus. Hindi ko nagugustuhin pang makita kayo ni Prinsipe Agfar. Palapit ng palapit ang tinakdang oras. Pero hindi ko pa rin natatagpuan ng lalaking may ginunto ang puso na maaaring makapagpagaling sa inyo, mahal kong inang Reyna. At napatunayan kong hindi lahat ng magaganda at nababalot ng ginto ang katawan ay may magaganda at ginintoan ding kalooban. Nakakalungkot isipin na kung sino pa yung maraming biyaya at pera, sila pa ang madadami. Ang ibang binayayaan ng ganda, ang siya pang hambog at makasarili. Mahal na musa, tumatakbo po ang oras. Ilan pa bang prinsipe ang kailangan kong subukan? Pahina na ng pahina ang mahal kong inang Reyna. Mahal kong prinsesa, hindi mo kailangan maglakbay ng malayo o hanapin o puntahan ang mga mayayaman at matitipunong prinsipe. Kung minsan, dun sa mga dukha, nakikita at nararamdaman ang tunay na pagmamahal at kabutihan. Hindi ito maintindihan, mahal na musa. Mahal kong inang Reyna. Hindi niyo ako maaaring iwanan. Gagaling kayo. Mabubuhay ka. Ipagpatawad po ninyo, mahal na prinsesa. Hindi pa raw po kayo kumakain, sabi ng aking ina. Kaya pinadala niya ang mainit na sopas na ito na inyong paborito. Hindi ako nagugutom. Pero maaari mong iwanan dyan. Opo. Salamat. Sandali. Anong iyong pangalan? Ako po si Melchor, ang anak ni Leonore, ang tagapagluto ng inyong palasyo. Salamat, Melchor. Wala pong anuman. Kailangan hindi mo kailangan maglakbay ng malayo o hanapin o puntahan ang mga mayayaman at matitipunong prinsipe. Kung minsan, dun sa mga dukha, nakikita at nararamdaman ang tunay na pagmamahal at kabutihan. Mabuti ang kalooban, puso ang aking yaman. Sandali! Sandali lang! Bakit parang natatakot kayo sa akin? Kitang-kita ka namin! Isinot mo yung pulang kaba! Pagkawin mo! Ang pangit mo! Hindi ka prinsesa! Engkanto ka! Engkanto! Rexon! Tama na!
Eh, prinsesa, eh, aalis na lang po kami dito. Mali ang iniisip nyo na isa akong engkanto. Mabuti pa makinig kayo. Ipapaliwanag ko. Anak, tikman mo nga kung masarap na. Galing mo talaga magluto, Anay. Magugustuhan na to ng prinsesa? Magugustuhan yan. Eh, ito kaya, sa tingin nyo, magugustuhan kaya to ng prinsesa? Naku, ang ganda-ganda nito, anak. Mabuti naman at nang mapangiti ko yung mahal na prinsesa. Kasi alam ko na malungkot siya dahil sa kalagayan ng mahal na Reyna. Anak, alam ko may pag-ibig ka sa Prinsesa Soraya. Pero huwag kang aasa na tatanggapin niya ang pag-ibig mo. Alipin lamang tayo dito sa palasyo. Alam ko naman po yun, Nay. Eh, kaya nga, sapat na sa akin yung pagmasdan, tsaka ibigin lang siya sa malayo. Ang pinakamagandang magagawa natin ay magdasal na sana gumaling ka agad ang mahal na Reyna. Ay, may gagawin nga pala ako sa kusina. Kumain ka na, ha? Sige po, Nay. Sa labas na rin ako kakain. Dadaling ko na rin to. Oh, sige. Kumuha ka na lang ng pagkain dito sa loob. Sige po. Ay, lungkot naman aking nararamdaman. Mahal na prinsesa, ano po yung iniisip nyo? Kailangan kong makita ang tunay na pagsinta. Magandang tanghali, anak. Maaari bang makahingi ng kaunting pagkain? Gutom na ako kasi, naki. At, teka lang po, kasi... Kaunting pagkain, nak. Huwag mo naman ipagdamot sa akin. Ah, Lola, hindi ko po pinagdadamot sa inyo. Ayaw ko pong ibigay sa inyo to kasi bawas na, tsaka medyo malamig na. Kahit na malamig na, anak, pasalamatan ko na rin niya. Sige po, kayo pong bahala. At saka, ito pa yung tinapay, oh, sa inyo na rin. Masarap po yan, Lola. Kasi yung nanay ko nagluto niyan, eh. Siya ang kusinera dito sa palasyo. Salamat na. Bakit po ayaw niyo pa pong kumain? Hindi niyo po ba gusto yan? Kung gusto niyo po ng kanin, kukuha po ako sa loob. Sandali lang po, ah. Tama na ito na. Pwede na ito sa akin. Hala? Bakit? Bakit po kayo umiiyak? May nasabi po ba akong masama? Kung meron po akong nasabi, patawad niyo po. Kung pagkatapos niyo pong kumain dyan, kung gusto niyo, magpahinga po muna kayo sa papag sa loob ng kwarto ng nanay ko. Natutuwa nga ako nang sa binigay mo. Malaking salamat sa pagkabait mo nak sa akin. Prinsesa Soraya! Tumayo ka dyan, Melchor. Ipagpatawad po ninyo, mahal na prinsesa. Hindi ko po alam na kayo po pala. Hindi po ako nakapagbigay galang kaagad. Melchor, gusto ko ngayon din, samahan mo ko sa aking ina. Ikaw. Ikaw ang kasagutan sa aking dasal. Ang isang lalaking katulad mo. Hindi ko po kayo maintindihan, mahal na prinsesa. Isa lamang po akong alipin. Tama ang mahal na musa. Kung minsan, sa mga dukha mo pa makikita ang kababaan at kagandahan ng kalooban. Thank you.
Anong nangyari sa akin, anak? Mga ina, magaling na po kayo. Maraming salamat sa'yo. Siya po si Melchor, ang aking mapapangasawa. Napakabuti po ng kalooban niya. Isang hamak na alipin lamang po ako, mahal na Reyna. Ito ngayon ka. Ang isang malinis na pagkatao, ang pinakayaman ng kahit sino. Prinsipe man siya o alipin. Sabi ko na sa'yo, kuya eh. And they live happily ever after. A fairy tale nga. Kuya, tingnan mo binigay sa akin ng princess, oh. Ba't ako wala? Close kami nun eh. Teka lang. Kasan nga pala si Rex to? Abi! Rextor! Ano yan? Akala ng pakulo na yon? Pwede niya takutin si Rextor? Wala na siya! Ang sabi ko sa kanya, hindi niya pwede takutin si Rextor sapagkat si Rextor ay atabang a robot! Atabang a robot! Yes! Halika dito, Apo! Bakit po, Lola? May naghahanap sa'yo. Halika na! Sige na! Kanina ka pa niya hinihintay eh. Sige na! Lapit ka na. Thank you po. Huwag ka na atakot sa akin, ha? Magkaibigan tayo, di ba? Cherry, sandali lang. Ano yun? Iyula lang ito. Balik ka, Cherry, ha? Pagbalik mo, bibigyan ka namin ng chocolate, tsaka maraming pagkain. Ang bango. Ang bango! Ang gano! Ang bait! Kawawa naman siya, Lola, ano? Oo nga eh. Diba, Apo? Napakaswerte niyo pa rin ang Kuya Epoy mo. At saka ang dami mo pang dapat ipagpasalamat sa Diyos, diba? Thank you, Jesus, dahil binigyan niyo po kami ng Kuya Epoy ko na magaling na Lola. At maraming kwento sa amin ni Kuya. I love you, Lola. I love you too, my cute na Apo. Ikaw talaga, lambing-lambing mo. Ayan, may bago ka ng friend. Ay, nakabait talaga na Apo. Mana ka sa akin.